amin tayo. Yan kapatid, kaibigan, kababayan, mga idol, magtatanim tayo ng purple corn. Kasi dati idol, may tanim ako purple corn, di pa tayo vlogger noon, ngayon nagba-vlog tayo. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung preparation ko dati na nagtanim ako ng purple corn. So meron akong ano dito idol, ito yung lupang pinagulingan, kasi dumi ng rabbit. So ang ginagawa ko dyan idol, bago ko hinahalo yan, nililinis muna yung ano. Natanggal yung mga bato, kasi mabato kasi itong lugar na to. Tapos binubuhagag yung lupa, kasi yung lupa ito, clay idol, hindi siya ano, hindi siya yung buhagag. Anya natin ng lupang pinagulingan. Yan yung lupang pinagulingan. Magandang ano natin yung dumi ng rabbit. Pagkatapos nito idol, itong pinaghalo natin ano, anuin muna natin ito, ibilad mo muna natin sa init ng mga ilang araw para yung mga bakterya o piste dyan mamamatay o aalis na yung mga piste dyan, kasi halu-haluin natin bago natin itanim. So yan kapatid, hinaluan na natin ang pinagulingan tsaka dumi ng rabbit. O, halu-haluin natin. Tapos, pag mga ilang araw na, kailangan dilig-diligan na para lumambot ng lupa, lumambot. Para makumpos na makumpos yung nilalagay natin dito. Yan kapatid, kaibigan, kababayan, mga idol, pagkatapos ng isang linggo na naulanan siya, tapos lagi natin inahalo, ito na yung mga lupa, mga idol, napakaganda. So tataniman na natin ng mais. Subukan natin yung pagtatanim ng mais ulit. Purple corn daw, mga idol, ha? Ito na yun, idol, purple corn na mais. Gandang lupa. Ito na yung kinalalabasan ng inagaluhalin natin ng mga organic kapatid. Yung lupang pinagulingan, tapos yung
yung dumi ng rabbit, ayan kapatid, napaka-healthy na halaman na ating magagamit o makakain sa unti-unti nating pagbabalik sa pagka-vegetarian kapatid. Kasi 2002 kapatid, nagiging vegetarian tayo na 2 years. So, natigil yun dahil may mga dahilan na hindi natin sukat akalain na dumating. So ngayon, subukan natin unti-unti babalik sa ating pagka-vegetarian kapatid. Sa pagtanim ng mga iba't ibang klaseng mga gulay, prutas, para gagamitin natin sa ating pagkain sa pangaraw-araw. So abang-abangan nyo kapatid at simula sa video na ito, magtatanim tayo ng iba't ibang klaseng gulay na mga organic na mga healthy na pagpapalaki para gamitin natin sa ating pagkain. So meron tayong matutunan dito kapatid na paano pagtanim, paano pag-alaga at tamang pagkain na kinakain ng ating mga ninuno ng unang panahon. So abang-abangan natin yan kapatid. Ayan mga idol, titingnan na natin yung pinaghirapan natin na tanumin idol. So ito na, pwede na sigurong lutuin to kasi mga tansya ko nito, ano to eh, pwede na yung lulutuin to eh. Kasi hindi naman ako nagpatuyo talaga nito idol kasi ito pangkain lang. Kumbaga pinakita ko lang sa inyo na ano ko pagtanim ng purple. So titingnan natin yung laman idol kung gaano ka alusog. Bayulit talaga idol oh. Ano, yung ano pala niya bayulit na. So posible naman ito bayulit talaga idol. Yun oh. Bayulit. Oh my god. Wow! Pagtanim natin sa kanya ngayon idol, medyo tag-init talaga, hinabol ko lang para maipakita ko sa inyo na dati nagtatanim ako ng yan yung purple. Pwede na luto yung purple. So idol, tinignan ko na ito kahapon. So ayan kapatid, kaibigan, kababayan, mga idol, dito na yung resulta sa pagtatanim natin ng mais idol. So actually ano ngayon, tag-init na talaga dito sa Rizal niya na idol eh. Hinabol ko lang para makagawa ako ng vlog para maipakita ko rin sa inyo na nagtanim na ako nito dati. So ito idol, pinalaki sa organic tsaka alaga ng pagmamahal. Napakasarap nito idol kasi dati yung nagtanim ako nito. Ang lasa nito idol, maninamnam to na manamis-namis talaga. Lalo na kung pagtatanim, organic na pagtatanim. So ito, pwede na lutuin to. Yan,
Ayan na kapatid, kaibigan, kababayan, maraming salamat sa pagsubaybay nyo lagi sa ating mga video, mga kapatid. So, lutuin na natin.